Napakadaming magagandang katangian ni Pastor Kibuloy. Isa sa pinakamagandang katangian niya na sabi ko nga, this is the person na dapat iangat. Kasi tama, parehong-pareho talaga ako na yung kung paano ka-humble ang mga Duterte. E dito nakita natin kay Pastor Kibuloy. Remember kung sino ang isa sa pinakamalaking na itulong sa pangangampanya ni Pangulong Duterte. Walang iba ho kung hindi si Pastor Kibuloy. Pero nakakita po ba kayo nung 6 na taon na humingi siya ng posisyon, pabor, or anything? Wala. Kung ang meron man siyang nakuha lang, ay yung nai-interview lang niya si Pangulong Duterte. Pero that's it. Wala nang iba. Hindi ho siya humingi ng pabor, hindi ho siya humingi ng pwesto. Ito yung taong hindi naghahangad ng pwesto para tumulong. Kaya minsan, tamaan na yun kung siya din tatamaan. Nabibwisit ako doon sa mga Pilipino na kakandidato sasabihin gustong tumulong. Gunggung ba kayo? Pwede makin tumulong nang walang pwesto ah. Correct. Bakit kailangan ninyo mapwesto para tumulong? Saan nakasulat yan? Wala naman sa kasulatan niya na kailangan mong maging ganito para makatulong ka. Ang daming halimbawa dyan na mga taong nakatulong nang wala sa posisyon. Di ba? Yung mismong si Pastor, ang Bongke o JC, ang daming natulungan yan nang wala sa posisyon. Ang daming kaya nga umunlad ang yung mga buhay ng mga kababayan natin sa Davao. Tinulungan ho ng KOJC at ni Pastor. Hindi naman ho sila nasa posisyon nun. So kalokohan po para sa akin. Ha? Pasensya na po doon sa mga laging bukang bibig. Gusto kong tumulong kaya ako kumandidato. Pambira kayo. Hindi naman sana nga ano ha. Kaya lang kalokohan ho 'yun. Kung gusto niyo maaring iba, maggawa kayo ng ibang dahilan. Huwag yung para tumulong. Kasi pwede kayong tumulong ng hindi nasa posisyon. Dugtungan ko lang din 'yung sinabi ni Boss Bayan, no? So umpisahan po natin sa ating mga sarili. Talinuan ho natin 'yung pagpili ng kandidato. Huwag tayo magpapabulag sa kung ano man yung iaabot nila sa iyo, bayad para iboto, iboto mo sila. Huwag po natin kakalimutan, yung binibigay nila sa inyo, hindi naman sila galing sa sariling bulsa po nila yan. Isipin po natin kung sino, or piliin natin kung sino ang makapagbibigay ng magandang serbisyo sa iyo at sa bayan mo. Hindi yung nasisilaw sa pera ng gobyerno. Kasi sa panahon ngayon, marami pong ganyan. So ito, itong si Pastor Apollo Kibuloy, wala pa man yan sa politika, marami nang natulungan. Biruin mo, ikaw magpagawa ka ng kalsada sa isang komunidad na hindi mo kaano-ano. Diba? Doon sa Davao, nakita natin yung kalsada na yun, napakaganda, papunta doon sa bundok. At pinagawa yun ni Pastor Apollo Kibuloy ng walang kapalit. Dahil kailangan, gusto niyang makatulong. Consoli. Kailangan may natulungan muna. Kasi kung gusto mong tumulong, wala ka namang natulungan dati. Yung. Pero meron pa nga isa eh, sabi niya. Gusto niyang tumakbo, tapos ang kanyang plataforma ay di umano ay mamigay ng only rice. Ano ba yun? Napakasuplado mo sa mga sa mga pumupunta at nagpapapicture dyan. Ngayon, tatakbo-takbo ka, bigla kang babait eh. Asikasuhin mo muna yung mga nagpapapicture dyan. Pero alam nyo kung sinong gusto ko makita bukas sa Manila Hotel. Sino yan? Si Atty. Torion. Yun! Pag nakita ko si Atty. Torion doon, baka siya ang magpa-file o ipagpa-file niya si Pastor Kibuloy. Yun!